immediately pagbukas po ng mga ng bahaging ito ng awit na ito, makikita agad natin ang pagtanaw ni David sa Diyos. Sino ba ang Diyos sa kanya? And we can consider this as the summary of his life. Pinakabuod ng kanyang buhay. At ito rin ang buod ng buhay ng bawat mananampalataya. Ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Notice when he said, "Thou hast dealt well with thy servant." Sa bawat panahon, palaging kumikilos ang Diyos sa buhay natin at makikita natin palaging mabuti ang pagkilos niya sa atin. It is a good dealing. And notice how he calls himself as God's servant. Yun ang nais natin na patuloy maglingkod sa ating Panginoon. Kahit hindi natin nakikita o ang ibang tao marahil, kahit may mga pagkakataon na parang pakiramdam natin, may mga bagay na hindi magandang nangyayari, pero isang testimony ng isang tunay na anak ng Diyos ay palaging gumagawa ng mabuti sa atin ng Diyos. At alam natin, since binasa natin ang section na ito, ito ay dahil sa karakter mismo ng Diyos. Bilang Diyos na mabuti, "Thou art good." Kung binabanggit sa Psalm 145 verse 9, "The Lord is good to all," di ba, mabuti ang Panginoon sa lahat. At last week, kung natatandaan nyo sa verse 64, binabanggit sa atin, "The earth, O Lord, is full of thy mercy." Ang buong mundo ay punong-puno ng awa at kabutihan ng Panginoon. Hindi kaya, lalo pa sa mga anak ng Diyos, kasi mayroong kabutihan ng Diyos para sa lahat, pero may kabutihan ng Panginoon na para sa kanyang mga anak. Kaya higit at higit pa. Dapat lalo nga nating na-appreciate yun, di ba? Hindi lingid sa atin ang Romans 8:28, "But we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose." All things. Walang exception. Lalo pa kapag ikinubit pa natin yung mga susunod na talata, the golden chain of redemption, walang anumang pwedeng humadlang sa mabuting plano ng Diyos para sa buhay natin. And so we'll begin to see ano ang pagkilos ng Panginoon sa buhay ng kanyang mga anak. Kaya tama yung sinabi ni David in Psalm 23:6, "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life." Dahil sa Panginoon, tinitiyak niya na sa bawat anak niya, ang kanyang kabutihan, ang kanyang awa at biyay ay patuloy susunod sa atin. Hindi pwedeng mawalay sapagkat hindi kailanman mawawalay sa atin ang Diyos. And so, sinimulan niya ito sa pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay at wala siyang ibang masabi kundi mabuti ang pagkilos ng Panginoon. And then, paano niya nalaman yun? What's the basis? Is it experience? Sa marami sa atin, marami tayong masasabing mga patotoo at pagkilos ng Panginoon. Pero more than the experience, ang binabalikan niya muli ay yung salita ng Panginoon. Notice where he says, "Thou hast dealt well with thy servants, O Lord, according unto thy word." Muli ang batayan ay ang salita ng Diyos, because God can never fail His word. Hindi niya pwedeng hindi ito pa rin. Sa kanya ito galing. And God cannot do otherwise than to do what He said. At isa pang paalala, every time we remember and open and learn from God's word, ang disenyo ng Diyos para sa atin mula sa kanyang mga salita ay para sa ating ikabubuti. Hindi ito dapat katakutan. Hindi ito yung dapat nilalayuan natin. It is really for our good. So masarap mag-aral, masarap matuto, masarap isapamuhay ang salita ng Diyos. Kasama sa kanyang mabuting plano iyan. And so, because of that, nagkaroon siya ng desire, once again, to be taught of God. Natatandaan niyo sa mga nakaraang pag-aaral, palagi niyang hinihinging turuan siya ng Diyos. Now he asked God in verse number 66, "Teach me good judgment." Nung sinabi niyang good judgment, that is the ability to discern right from wrong. Paano ba natin nalalaman ang tama at mali? Eh, madalas tayong nahuhulog sa mga patibong o marahil may mga tukso. How do we know what is right and what is wrong? Itinuturo ng Diyos yan. Again, mula sa kanyang mga salita. And when he prayed, "Teach me knowledge," anong pagkaalam? Eh di wala nang iba
kundi pagkaalam ng kanyang katotohanan, ng kanyang mga salita. John 17:17, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Tuturuan tayo ng Diyos ng kaalaman patungkol sa kanya at sa kanyang kalooban. Lalo na kung hinihingi natin. Ano ang naging basihan ng kanyang paniniwalang patuloy siyang tuturuan ng Panginoon? Sabi niya, teach me good judgment and knowledge, for I have believed thy commandments. Ang mas tinuturuan ng Diyos ay yung mga mas nagtitiwala sa kanya at sa kanyang mga salita. Nako niyo po, the more na natututo tayo at humihingi pa tayo, the more na dinadagdagan ng Panginoon. That's one of the blessings of continuing on in God and His Word. Sabi nga po sa Hosea 6:3, then shall we know if we follow on to know the Lord. Ang hindi lang nagsisimula and then later tumitigil, pero yung nagsisimula at nagpapatuloy ang lalong tinuturuan ng Diyos. That's a great blessing. Lalo akong sa ating mga matatagal na, because salamat, hindi tumitigil ang Diyos na magturo sa atin. Patungkol sa Kanya, patungkol sa plano Niya sa ating buhay, at sa maraming marami pang mga bagay, tinuturuan Niya tayo. Kaya nga someone said, the keeping of the commands of God is one of the best means of growing in true knowledge and of cultivating the understanding. Yun ang isa sa pinakamabisang paraan kapag tayo ay nananatili sa salita ng Diyos, natututo at sumusunod, lalo pang dinadagdagan ng Panginoon. Salamat sa Diyos. And so that's his confidence. Kaya nung humihingi siya, alam niyang tuturuan siya ng Panginoon sapag nagpapatuloy siya. Familiar sa atin ang verse number 67. Ano pong sabi? Before I was afflicted, I went astray. See? The reality of afflictions in the lives of believers and the blessings of afflictions. Ito yung pagpapala ng mga kapighatian o mga pagsubok na pinapadala ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. Ibig sabihin, dumating ang panahon na lumayo siya sa Panginoon. Dumating ang panahon na hindi siya naging matapat sa Diyos at sa kanyang mga salita. Just like all of us, at one time or another. Dahil sa kahinaan natin. At dito makikita natin the before and after life of a Christian. Dati, ganito ako. Pero ngayon, ganito na. Which proves yung pagkilos ng Panginoon sa kanyang buhay at sa buhay natin. Hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon na ganyan lang. Pinabago niya tayo into His image from glory to glory. Tinuturuan tayo ng Panginoon. Ano ang ilan sa mga pagpapala ng pagsubok? And this can refer to any kind of trial. Marahil una, ito ay ginagamit ng Panginoon para maalala natin siya. Dahil tayo makakalimutin. Di ba? Hindi mahirap makalimot, lalo na kung tayo abala sa maraming bagay. Pero ginagamit ito ng Panginoon para muli maalala natin siya at matunong ating atensyon sa Kanya. Pangalawa, ibinabalik tayo nito sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Dahil kanino pa ba tayo pupunta? Sa mga tunay na mananampalataya, there's no other choice. There's no other way to go but to go back to God. Kung napalayo tayo, babalik at babalik tayo sa Kanya at ibabalik Niya tayo bilang tanda na tayo sa Kanya. Diba? Tatandaan nyo, John chapter 6, maraming mga tagasunod na ng Panginoon, mga disciples ang nag-alisan dahil hindi nila kaya ang mga turo ng Panginoon nung sinabi niya, I am the bread of life. Nag-alisan sila. At ang tanong ng Panginoon sa 12, will you also go away? Alis din ba kayo? Remember ang sagot ni Peter in verse 68, then Simon Peter answered him, Lord, to whom will you go? Thou hast the words of eternal life. Kanino kami pupunta, Panginoon? Nasa inyo ang buhay na walang hanggan. At yun ang nilagay na prinsipyo sa atin ng Panginoon. Sa isang tunay na mananampalataya, pwedeng mapalayo pero hindi pwedeng mawala ng tuluyan. Babalik at babalik tayo sa ating Panginoon. And so it is with His Word. Kaya, sabi niya, kung hindi pinadala ng Diyos ang mga pagsubok na ito, marahil nagtuloy-tuloy ako sa paglayo.
Pero ngayon, nakita ko ang katapatan ng Diyos. Ayoko nang lumayo. Gusto ko sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Kaya lalo niyang napatunayan, ang kabutihan at katapatan ng Diyos ay nagbubunsod ng atin ding katapatan sa Kanya. Diba? Yun yung pag-aaral kanina. Imposible na makita natin ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos and then hindi tayo maging tapat. Ibabalik at ibabalik tayo ng Panginoon. Pinapaalalahanan din tayo sa mga pagsubok na hindi natin kaya sa sarili natin. Kaya kailangan nating bumalik sa Kanya. Hindi natin kaya. At minsan kailangan padapain tayo ng Diyos. Mabuti yun. Kung yun ang magdadala sa atin pabalik sa Kanya. And then of course, binababa tayo ng Diyos. He humbles our proud spirit. So, again, napakahalagang instrumento ng Diyos ang mga pagsubok sa buhay para tayo paalalahanan sa Kanya, para tayo manumbalik sa Kanya, para tayo ay maging matapat sa Kanya. Kung hindi nangyayari yun, pasalamat tayo sa Panginoon. All based upon the goodness of God. Tinyo? Kaya niya nakita na mabuti ang plano ng Diyos dahil una, nakilala niya sino ang Diyos na ito. Kaya hindi niya pinagdududahan ang pagkilos ng Panginoon. The word astray na ginamit dito means to wander, lumayo, to err, magkamali, to do wrong or to transgress, magkasala. Dumating sa panahon sa kanyang kahinaan at dumarating rin sa panahon ng ating kahinaan, nagkakasala tayo sa Diyos. Hindi natin siya nasusunod at hindi natin nagagawa ang gusto niya. But again, sino ba ang nagpapasalamat sa Diyos para sa mga pagsubok? Palagay niyo. Hindi ba? Yung mga nakaranas ng pagkilos ng Diyos at ang pakinabang ng pagsubok ay tanging sa mga binago at patuloy binabago ng Panginoon. Kasi binuksan yung pang-unawa natin at nakikita natin, salamat sa Panginoon, may mabuting plano kayo sa buhay ko. Hindi magiging kapaki-pakinabang sa isang hindi mananampalataya ang pagsubok sapagkat hindi niya nakikita ang mabuting plano ng Diyos, hindi nga niya kinikilala ang Diyos. Kaya nga yung pinag-usapan namin kanina sa Sunday School, may mga tao, di ba, palaging reklamo ng reklamo. Ano ba naman to? Konting ano lang, may sasabing masama, konting ano lang, nagagalit. Hindi nila makita na lahat ng bagay ginagamit ng Panginoon. Walang aksidente sa buhay natin. See? Pero yun, yung pinanggagalingan dito ng mga awit, nakikita niya na napakalaki ng pagpapala sa isang tunay na anak ng Diyos. Sabi nga, kahit daw hagupitin mo pa ang isang tao, kung yan, hindi yan nagpapasakop. Eh magre-rebelde lang yan. Maring hindi mo makita o hindi mo marinig nagmamaktol, pero sa puso niya nagre-rebelde yan. Pero sa isang tunay na anak ng Diyos, napakasarap na makitang mabuti ang Ama ko. At ito'y galing sa Kanyang mabuting kamay. Again, kahit yung tungkod o pamalo nagiging pagpapala. Diba? Again, Psalm 23, verse number 4, the last part. Thy rod and thy staff, they comfort me. Kahit yung ginagamit na instrumento yung pamalo, pero nagiging comfort, kaaliwan ng isang tunay na nagtitiwala sa Panginoon. See? So it makes a lot of difference sino ang Diyos sa ating pagtanaw, sa Kanyang mga pagkilos at sa mga nagaganap sa buhay natin. And then, ito na yung central statement. Hindi niya mapigilan ngayon, pero sasabihin niya ng diretsahan sa verse number 68, Thou art good and doest good. See? Ang kabutihan ng Diyos, it's a theme throughout scriptures. Diba? Kahit saan tayo tumingin, palagi ipinapakita ang kabutihan ng Diyos. One example, Psalm 100. Tingnan niyo po sa verses 4 and 5. Binabanggit po sa atin, Enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. Why? For the Lord is good.
His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Natural na response ng isang sumasamba at sumasampalataya sa Panginoon ang pagpupuri, ang pagpapasalamat, ang pagkilala sa Diyos. Hindi na pinipilit. Again, because kilala niya kung sino ang Diyos. It is a natural, at masarap gawin yun as a natural response. Yun ang karapat dapat sa Panginoon. In Psalm 107, pasinin niyo po ang verses 1 and 2. Ano daw ang dapat tema ng bawat tinubos ng Panginoon? Sabi sa verses 1 and 2, "Oh, give thanks unto the Lord. Why? For He is good, for His mercy endureth forever. Let the redeemed of the Lord say so, whom He hath redeemed from the hand of the enemy." Hindi mo expectin ang isang hindi nakaranas ng katubusan ng Diyos na ganun na lang kabilis magpasalamat. Pero this is something that all Christians should do regularly. Karapat dapat ang Panginoon sa pinakamataas na papuri at pinakamataas na pasasalamat. See? So, again, the goodness of God is a constant theme in scriptures. At dun sa ating talatang tinatalakay in Psalm 119, mapapansin niyo po sa verse number 68, "Thou art good and doest good." Notice, it is the character of God that dictates the actions of God, not the other way around. Diba? Kung sino ang Diyos, yun ang nagbubunsod sa kanya mga ginagawa. Hindi mabuti ang Diyos dahil gumagawa siya ng mabuti. Mabuti na siya kahit hindi pa siya gumawa. Pero dahil nga mabuti siya, wala siyang gagawin na hindi mabuti. Ayan. And so, masarap na makilala at pag-isipan at pagbulay-bulayan ang mga katangian ng Diyos. Palaging nating sinasabi, at tama yun, di ba? God is good all the time, and all the time, God is good. Walang isang sandali na hindi siya pwedeng maging mabuti kahit na ang kanyang ginagawa ay sa tingin ng iba parang mabagsik. Ginagawa niya ito sa kanyang kabutihan at sa iba pa niyang mga katangian. Kaya ganun kahalaga na pinag-iisipan natin sino ang Diyos at ano ang kanyang ginagawa. At wala na tayong pwedeng mahigitan pa sa pinahayag sa atin mula sa salita ng Diyos. Kung sino ang Diyos at ano ang kanyang ginagawa, ito na yun. Sapagkat ito yung gusto ng Diyos na malaman natin at bilang pagkilala sa Kanya. And so, again, because pinag-iisipan niya sino ang Diyos, nagbubunsod sa Kanya na mag-desire na lalong makilala ang Diyos na ito at turuan siya ng Diyos na ito. "Thou art good and doest good, teach me thy statutes." Epekto yun. You want more of God, you want more of His Word. See? Now, madalas nating nababasa sa buhay ni David, hindi siya exempted sa mga kaguluhan at sa mga taong masasama laban sa kanya. Ang binabanggit niya sa verse number 69, "The proud have forged a lie against me." Kung natatandaan niyo sa isang pag-aaral in verse number 51, sabi niya, "The proud have had me greatly in derision." Hinamak siya ng mga taong walang pagkakilala sa Diyos, yung mga nagmamayabang. Dito naman, ang term na ginamit, nagtahi-tahi sila ng kasinungalingan. Isang kasinungalingan, dinugtong ng panibago, para kang nananahi, nagwi-weave. Yun ang term. Mga imbento, pero masakit. Walang katotohanan. But again, ano ang naging reaksyon niya? Makikita niyo yung character dito ni David. Habang humihirap ang kanyang buhay, habang nakakaranas siya ng mga pagsubok, lalo siyang lumalapit sa Diyos. Hindi magiging hadlang yung pagsubok kahit sino pa yan para siya ay lumapit sa Panginoon. In fact, nagiging motivation niya para lumapit sa Panginoon. Sabi niya, "The proud have forged a lie against me, but I will keep thy precepts with my whole heart." Imbis na matukso siyang lumayo, imbis na matukso siyang magreklamo sa Diyos, imbis na matukso siyang sumabay na lang sa maraming ayaw sa Panginoon,
Hindi eh. Lalo siyang naging determinado na buong puso iingatan niya ang mga palatuntunan ng Diyos. And so it is with us. Habang umihirap ang buhay, habang nagkakaroon ng maraming pagsubok, dapat maliwanag sa atin yung ating commitment sa Panginoon. Lalo tayong lalapit sa Panginoon. Lalo nating pahalagan ang kanyang mga salita. Tingnan niyo yung description sa verse number 70 ng mga taong ayos sa kanya at sa Diyos. Their heart is fat as grease. Iniisip ko nga, ano to? Maraming sebo. Hindi eh. Ito yung mga tao na punong-puno ng mga bagay ng mundo. At halos lahat na meron sila, higit pa sa kanilang inaasahan. Siguro ba, kilala kayong mga taong ganyan. Diba? Lahat ng mga bagay ng mundo, punong-puno sila. Ang problema, dahil punong-puno sila ng mga bagay ng mundo, naging mayabang na ang mga taong ito. At isa pang pwedeng makita natin dito, wala na silang pakiramdam patungkol sa Diyos at sa mga salita ng Diyos. Ito yung mga tao na pinuno nila ang sarili nila ng mga bagay ng mundo pero palayo sa Diyos. Kaya you can call them as senseless or stupid. Why? Wala silang pagkaalam at wala silang pakialam sa Diyos at sa kanyang mga salita. Notice the stark contrast. Huwag nang dumating sa atin yung panahon gano'n na mapuno tayo ng maraming bagay sa mundo hanggang mawala na yung desire natin sa Diyos at sa kanyang mga salita. You know, dito na te-test, again, kung sino tayo sa Panginoon. Whether maraming pagpapala o maraming pagsubok, alam natin kung sino ang Diyos at sino tayo sa Kanya. Ito yung mga binabanggit ng mga tao na parabang hinatulan sila ng Diyos. Sinara ang kanilang mga puso. Tingnan niyo Isaiah chapter 6. Sabi sa verses 9 and 10. Maybe maalala niyo rin ito in the New Testament. Kinote din ito. Isaiah chapter 6 verses 9 and 10. And he said, "Go and tell this people, hear ye indeed but understand not, and see ye indeed but perceive not." May mga tenga, hindi makarinig. May mga mata, hindi makakita. "Make the heart of this people fat." Yun ang ginamit na term. "And make their ears heavy and shut their eyes, lest they see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart and convert and be healed." Paghatol pala ng Diyos yun. Pag ang tao hindi na nakakarinig at hindi na naaapektuhan ng salita ng Diyos, masyado niya sa sigurong bantad. Masyado na siyang puno ng ibang mga bagay. At ito rin yung sinasabi sa Romans 1:28, "And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient." Pinabayaan sila ng Diyos sa ganung mahalay na pag-iisip. Kaya gagawin na nila yung hindi mo aakalain kayang gawin ng tao. Paghatol pala ng Diyos kapag ka hindi na tayo nakakarinig at nakakaunawa ng kanyang mga salita. But again, kung sila puno ng maraming bagay pero walang Diyos at salita ng Diyos, anong contrast kay David? Sabi niya, "But I delight in thy law." Paano nangyayari ito na nagiging masaya tayo sa salita ng Diyos? It's in the inward man. Romans 7:22, "I delight after the law of God in the inward man," sabi ni Paul. Ibig sabihin, pagkilos to ng Diyos. Inilalagay niya to sa puso natin. Kapag masaya tayong nakakarinig ng salita ng Diyos, kapag masaya tayong i-apply ang salita ng Diyos, kapag masaya tayong nagbabasa ng salita ng Diyos, ang Diyos ang gumagawa sa atin. It's a supernatural working of God. Blessing yun. And how I wish, palaging ganun, masarap kapag araw-araw nangungusap ang Diyos at yun ang kasiyahan ng puso natin. Now, again, habang binabalikan niya yung mga nangyayari sa kanya, notice in verse 71, again, another familiar verse. Sabi dyan,
It is good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes. Pangalawang beses niya na binabanggit the blessings of affliction. Dahil nakilala niya ang Diyos at lahat ng ginagawa ng Diyos, we can be confident. Kahit yung mga seemingly not so good at hindi masarap sa pakiramdam, still is part of God's plan. The sovereignty of God in all of life's affairs. Diba? Bakit nasabi ni Job, nung nawala na halos lahat sa kanya, naked came I to thy mother, came I from my mother's womb, and naked will I go back to the earth again? The Lord gave and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord sa pagkakilala niya sa Diyos na ito. Now, sabi ni Albert Barnes, anything that will lead a man to obey God is a blessing and a favor. Totoo yung kahit ano pa yan. Kapag ito magdadala sa atin para mas lumapit tayo sa Diyos, para mas gusto natin siyang makilala, para gusto natin siyang luwalhatiin, para gusto natin siyang sundin, kahit ano pa yan, it can be a blessing to us. Pero kahit gaano pa kaganda sa tingin natin, kapag nagpapalayo sa puso natin sa Diyos, it's not a blessing anymore. Yung blessing can be a curse. Ingat tayo. Sabi nga ni Steve Green sa kanyang song, whatever it takes to keep me tender toward you. Whatever it takes, Lord, I beg you to do. Whatever would lead me to you. Whatever it takes, Lord, do. Lord, kahit ano pa yan, kung kailangan nyo kong durugin, kung kailangan nyo kong ibagsa, kung kailangan nyo tanggalin ng kahit ano, gawin nyo, Panginoon, that I may know you, and I might desire you. Are we willing to do that? Di ba minsan humingi tayo, Lord, sana po, help me to experience you more. Maranasan ko ang kapangyarihan nyo, ang pagkilos nyo. Tulungan nyo na mas makilala ko kayo. Yung pala ang sagot ng Panginoon. Yung mga pinapadala niya sa atin, yun na mismo. And then, what do? Namimiss natin. Diba? Maging open tayo sa anumang pagkilos ng Panginoon, whatever it takes. Sabi pa niya, Albert Barnes, whatever leads a sinner to secure the salvation of his soul is a gain to him. Kung hindi mo kilala ang Panginoon at anumang gagawin ng Panginoon para dalhin ka niya sa kanya, pagpapala yun. Hindi ka nawalan. You have gained more. No matter what it may cost, no matter what he may be required to give up, no matter to what persecutions and troubles it may expose him, no matter what he may suffer or how long he may suffer, and he will be thankful for it in the end, for nothing that can be endured in this life can be compared with the sufferings of the world of despair. Nothing on earth can be compared with the glory which shall be revealed in us in heaven. Di ba yun mismo sabi ng Romans 8:18? For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Patuloy kumikilos ang Diyos sa atin. At salamat. Kung anak tayo ng Panginoon, we can have that sure guarantee. Again, for the glory of God and for our own growth. Mas makikilala natin ng Panginoon. Lalago tayo sa pananampalataya. Blessings po yun. And so, natutunan niyang maraming pagpapala sa gitna ng kapigatian. And as we end in the last part, sabi niya, the law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver. Sino sa atin, and the Lord began to convict me here, masasabi natin to with all honesty. Panginoon, ang mga salita niyo walang ikukumpara. Kahit na anong kayamanan sa mundo, hindi ko ipagpapalit ang inyong mga salita. With all honesty, how many of us can say that? Again, yung ating value system na-expose and it's now being checked.
Talaga bang ganun ang ating damdamin para sa Diyos? At talaga bang ganun yung ating pananabik sa Kanya at sa Kanyang mga salita? The Lord has to remind me of this. Dahil lalo na kapag dumatating sa panahong masyadong nagiging busy and you think of the needs of the family, you begin to forget may mas mahalaga pa doon. It's good to labor, but to also labor in the Word. Diba? Yun eh. Pinapakita yung ating value system. Kung naipagpapalit natin ng Diyos at ang Kanyang mga salita, and we can only be content isang beses lang sa isang buong linggo to be with Him. And then the rest of the week, kung ano-ano nang ginagawa natin, that shows ano talaga o sino mahalaga sa atin. Ang Kanyang kasiyahan ay ang salita ng Diyos. At sa, para sa Kanya, wala nang hihigit pa sa salita ng Diyos. Just like, and manonotice natin, ang nagsasalita dito, hindi mahirap na tao. Kasi kung mahirap si David, pwedeng sabihin ng iba, eh kaya mo lang nasasabi, wala ka kasing kayamanan namin, inggit ka lang. Baka nagtatampo, no? Eh mayaman siya eh. Alos lahat nasa kanya eh. At yun ang kaibahan, marahil ni David at ni Solomon na binanggit kanina. Hindi naagaw ang puso ni David ng kanyang mga kayamanan. Whereas si Solomon, the more na pinagkalooban siya ng Diyos, doon napunta. Yung pinagbawal ng Panginoon, huwag kang magtiwala sa mga kabayo, naging kanyang pride at yung mga pag-aasawa, sinuway niya ang Panginoon. Hindi na ang Diyos ang naging kasiyahan niya. And who would forget Abraham and si Job? Maraming mga pinagpala ang Panginoon sa Bible, pero the more silang pinagpapala ng Panginoon, the more na nakikita nila ang Diyos lang at hindi yung mga kayamanan ng kanilang pinagtitiwalaan. Do we really desire God and His Word? Talaga bang ganun tayo ka-dedicated to Him? Mas gusto natin siyang makilala. And we would want to spend more time with Him. Again, I was reminded sa sinabi ng Panginoon sa Matthew 6:19-21. Saan daw dapat ang ating kayamanan? Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. Again, it's good to give your best effort and to enjoy the blessings of God. Pero hindi lang pang dito yan. Sabi niya, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Palagi yun. You can never break God's word. Hindi natin pwedeng sabihin, kaya kong pagsabayan yan. You can only have one master. Ang Diyos ba yun? Talaga bang ang Diyos yung ating kayamanan, higit sa lahat? At ang Kanyang mga salita ay may tuturing nating mas mahalaga pa kaysa sa anumang bagay sa mundo? O sabi lang natin yun? God knows, and may the Lord remind us who He is at gaano dapat siya sa buhay natin at ang Kanyang mga salita. Let's pray. Maraming salamat.